So, ano ang dahilan bakit ang mga member hindi tumutuloy? Mayroong tumutuloy, mayroong hindi. So, yun yung pag-uusapan natin. Yeah, so good morning sa mga ka YouTube channel natin, sa ka business partner natin. So bago ako mag-umpisa, hingi ako ng favor sa inyo na subscribe ang YouTube channel ko para always updated kayo sa mga business tip na gagawin ko dito sa aking YouTube channel. So pag-usapan natin ngayon, so bakit may mga member na tumutuloy, bakit may mga member na hindi tumutuloy? Ano yung dahilan ng mga member, bakit hindi sila tumutuloy? So, marami yung factor na ang mga member hindi tumutuloy. So, based on my experience sa mga kasabayan ko dito sa Empower Consumerism, marami akong mga kasabayan dito na tumigil na sa Empower Consumerism. Una-una, ang pinaka, para sa akin, ang pinaka main reason bakit yung mga member hindi na tumutuloy, wala nang kinikita, hindi na kumikita. Kasi kapag ikaw nag-umpisa, una-una wala ka pa talagang kita. So ngayon, expected mo after 3 months, after 4 months, after 5 months, after 6 months, kikita ka na ng malaki. So kaya hindi kumikita, maring hindi natin alam kung ano yung talaga yung ginagawa mo sa negosyo mo, o di kaya kulang ka sa focus, hindi ka talaga 100% committed sa negosyo na gagawin ito. Kasi may mga tao rin na bago pa lang dito sa Empower Consumerism, kumikita na kasi ang focus talaga nila, kikita sila. So, unang dahilan, bakit ang mga member tumitigil sa ganitong negosyo is financial problem. Lagi nyo tandaan yan. Financial problem. Kapag ka hindi ka na kumikita, 1 month hindi ka kumikita, 2 months hindi ka kumikita, 3 months hindi ka kumikita, 4 months hindi ka kumikita, 5 months hindi ka kumikita, 6 months hindi ka kumikita. Mawalan ka na ng gana na gagawin yung negosyo. Kasi bakit? Wala ka ng panggastos. Wala ka ng pambili kung ano man yung mga kakailanganin mo sa araw-araw. Kasi sa buhay natin, yung gastos, everyday tuloy-tuloy yan. Kumikita ka man at saka hindi, yung gastos always mayroon yan. So, di ba, kapag wala kang pera, since tuloy yung gastos, nangungutang. Kasi, hindi naman pwede na, wala akong income ngayon. O, di, tigil mo na ang gastos. Walang ganon. So, yung gastos natin, kikita at saka hindi, tuloy yan. So, isa sa mga reason bakit ang mga member tumitigil na, kasi hindi na kumikita. So, bakit ka hindi ka kumikita sa Empower Consumerism? Kasi kung una-una, bakit ka hindi kumikita? Kulang ka sa focus. Marami kang mga bagay-bagay na ginagawa na hindi naman related sa negosyo. Katulad na uubos lang yung time mo sa panonood ng video, kung ano man yung mga video pinapanood mo. O di kaya bago ka pa lang, hindi ka pa kumikita, nag-girlfriend ka na, nag-boyfriend ka na, so hindi ka pa naman kumikita. So yung time mo, nababawasan. Hindi ka talaga nakapokus. So, yun yung pangalawang, yun yung una na
dahilan bakit ang mga member tumitigil. Pangalawa, rejection. So, maraming tao na ayoko na mag-invite kasi puro rejection na lang, 'di ba? Feeling nila ang hirap-hirap gawin yung negosyo kasi bakit? Dito sa negosyo natin, tanggapin na natin na mas marami ang rejection talaga. Every day mare-reject ka. Ang formula lang, malalaman na ginagawa mo talaga yung negosyo. Ito yung basihan na ginagawa mo yung negosyo. Every day dapat nare-reject ka. Kasi kapag hindi ka nare-reject every day, hindi mo siya ginagawa yung negosyo. So, pangalawa yan, bakit tumitigil yung mga member? Pangalawa. Yung pangatlo, yung discouragement. So, dito, una-una dito, magdi-discourage sa'yo, family mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo. Yun yung mga magdi-discourage sa'yo ngayon. Kung hindi ka matibay, pwede kang madala. Kaya nga yung training, ginagawa siya para ikaw ay magiging strong, para ikaw ay matibay, para hindi kahit sino mang mag-discourage sa'yo, hindi ka basta-basta madadala. Pang-apat, maaaring sa apply, hindi kayo nagkakaintindihan na apply, maaaring hindi mo gusto yung pamamalakad ng apply, maaaring nag-away kayo ng apply, pero maliit lang yung percentage na isa sa mga dahilan ng pag-quit ng member is yung apply. Kasi dito sa Empower Consumerism, marami ditong nagiging successful na yung mga apply, hindi naman sila sinusupport. So, kung ikaw, yung apply mo, supportive sa'yo, bonus ka. Pero, ang part lang talaga ng apply mo, papajoinin ka dito, tuturuan ka, ngayon kung isusupportive yung apply mo, bonus na lang yan. So, recap natin. So, ito yung mga, yan yung mga isa sa mga dahilan bakit yung mga member hindi tumutuloy sa Empower Consumerism o sa ganitong negosyo. Una, hindi ka na kumikita. Pangalawa, rejection. Pangatlo, discouragement. Yung pang-apat, yung upline, hindi nagkaintindihan. So, yun yung mga, sa aking, based on my experience, yung mga nakikita ko kasi, yung mga kasabayan ko, yun yung dahilan lang. Ayaw ko na kasi gutom na. Wala na akong kinikita. So, balik na lang ako pag-empleyado kasi sa empleyado, araw-araw, mayroong sahod. So, yun. Kaya, ikaw, kung bago ka, focus ka talaga sa negosyo. Ang goal mo, kumita ka every month. Kasi kapag ikaw ay bago, na hindi ka nag-focus sa negosyo, at hindi ka kumikita, matagal na yung 6 months, hindi ka naabutin ng 1 year. Titigil ka na kasi bakit? Wala ka ng panggastos. Kaya kung ikaw bago, ang focus mo lang muna, business lang talaga. Huwag ka muna magpapadistract. Wala kang ibang gagawin everyday, negosyo, negosyo, negosyo. So, yun lang muna ang focus mo kung bago ka. So, yun lang ang tips ko sa araw na ito. Yan. So, good morning. My name is Ricky Bilanggoy. I hope nakabigay ako sa inyo ng mga tips na pwede nyo magamit sa negosyo natin. So, yan. Para sa akin, ang success mo nakasalalay sa mga kamay mo. Yan. Good morning. God bless everyone. Bye-bye.